Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngayong Huwebes. Siya talaga ang gagawing cover ng digital feature niyo. Aminan ngayon. Hinahangaan nga itong si Lyneth ng kanya mga kasamahan dito nga sa Proudly Pinay. Dahil lumitaw daw ang tunay na ganda dito ni Lyneth. At inaakala naman ni Moira na siya nga daw ang pinag-uusapan at nagagandahan. Subalit ay dito naman na sinabi ni Chang Susan na hindi sa kanya nakatingin itong mga kasamahan ni Lyneth. Kundi dito mismo kay Lyneth at napahiya naman itong si Moira. At dito na nga na tila nilampaso ni Lyneth itong si Moira nang tanungin na nga itong si Lyneth kung papaano nagiging matagumpay na nakuha nga itong posisyon dito nga sa stage. At dito ipinaliwanag ni Lyneth kung ano ang kanyang karanasan sa buhay at dito na hinahangaan ito ng lahat. Sa kabila nga ng kanyang paghihirap ay talagang hindi daw sumusuko itong si Lyneth na harapin ang mga pagsubok na naitaguyod nga itong si Annalyn at nagiging professional na doctors ngayon. At hindi lang iyon, dahil matapang din na hinarap ni Lyneth ang mga struggle nga daw sa kanyang buhay. At dahil dito, nagiging proud naman itong producer dito nga sa kanya. At maya-maya naman nilapitan itong si Lyneth at sinabihan na siya nga ang napili bilang gawing digital film at cover photo. At narinig nga ito ni Moira at hindi naman nakakapayag itong si Moira na ito nga ay si Lyneth ang magiging digital film. Kaya dito na nilapitan ni Moira itong si Lyneth at pilit na kinuha nga itong bouquet ng bulaklak. At dahil hindi na rin kaya din ni Lyneth, kaya ibinigay na lamang at nabigla nga itong si Moira dahil tumilapon nga ito at natumbahan ng istante ng nakatayo nga dito at nagkakagulo na nga ang lahat ng ito. At sa kabilang banda, hindi naman inaakala ni Moira na susunod talaga itong si Robert dito nga sa naganap na interview. Dahil nangako nga siya dito kay Moira na susuportahan nga daw niya itong kanyang asawa. Subalit sa pagdating nga dito ni Robert ay bumulaga nga sa kanya itong itsura dito ni Lyneth na napakaganda at naalala niya nga na ito nga yung babae na nagpapakita sa kanyang panaginip nung ito'y nakumatos nga itong si RJ at ibinili na sana ingatan daw ang kanilang anak na si Annalyn. At nagtataka itong si Moira na kung ano daw ang ginagawa ni Robert dito nga sa nasabing interview ng Proudly Pinay. Dahil tinawagan nga ito ni Zoe at ipinaalam na umalis na nga daw sila ni Robert dahil ay biglangan dumating itong si Chang Susan at gustong kausapin itong si Dr. Tanyag. At dahil ayaw nga ni Zoe na makausap ni Chang Susan itong si RJ, kaya pilit niya itong isinama pa uwi nga. At dito naman na ikinagulat din ni Zoe ang balita ni Moira na sunod-sunod nga daw ang kamalasan na natamo nga dito ni Moira. At sinabi ni Zoe na hahayaan na lamang ba ni Moira na manalo itong si Lyneth. At dito na nga na tila nagkaroon ng idea kung ano nga ang gawin dito ni Moira dito nga kay Lyneth. Kaya mas lalong napahiya naman itong si Moira sa kanyang ginawa, lalo pat may mga kamera na nakatutok nga dito sa kanya. At nang tumilapon nga ito ay dito naman na binidyuhan pa ni Chang Susan upang mapanood ng kanyang mga fans kung papaano mapahiya itong si Moira dahil nga sa kanyang ginawa. Kaya sobrang galit na galit talaga itong si Moira na gustong makaganti dito nga kay Lyneth, lalo na't hindi siya ang napili na magiging covered ng film ng Proudly Pinay at itong nga si Lyneth ang nakuha. At tuwang-tuwa naman itong si Chang Susan na sinusuportahan itong ang kanyang pamangkin. At pati itong si Annalyn Santos ay labis din natuwa sa natamong regalo dito nga ni Lyneth. Yan po ang aking karagdagang latest update at marami pong salamat sa inyong panonood.